Mark, first question. Alam naman natin, di ba? Nakita natin yung scorecards after the matchup. You were down dun sa laban na yun. Gusto ko lang malaman, ano yung sinabi sa'yo ni Coach Freddie Roach, ni Assistant Trainer Marvin Somodio? Sinabi ba nila talaga sa'yo na kailangan mong dumiin? Kailangan mong maghanap ng suntok that would send Seha down in the 10th round? Kaya ka parang agresibo na nagsimula nung 9 and 10th round? Nagsimula po yung nag-adjust kami nung 7th round. 7th round, nag-adjust kami. Sinabi sa amin ni Coach Marvin na wag muna pag sumuntok si Seha sa iyo, wag kang magpa-corner tapos yakapin muna. Kasi pag nasa corner ka, tuloy-tuloy yung suntok niya. Kaya binago yung laro namin nung 8 rounds to 10 rounds. Kaya saka dinandahan ko rin yung mga patama ko sa mata niya kasi alam kong maliit na yung kita niya eh. Kaya lagi kong tinatamaan yung straight niya, straight ako ng straight para yung mata niya dito parang mawawala na yung sobrang bilog na yung mata niya dito. Kaya focus kami doon sa yun yung lagi yung pinupuntarya ko. So, Mark, gusto ko malaman at what point doon sa laban na tingin mo nakakuha ng magandang kumbaga rhythm yung kalaban mo, kasi yung pinuntirian niya talaga sa iyo katawan, no? Yun yung pinuhunan niya sa iyo. Tingin mo ba doon sa middle round same natalo ka doon sa mga rounds na yon kaya kayo nag-adjust doon sa 7th patungo 10th round? Oo. Alam naman nila coach yung natalo talaga ako sa one puntos kasi yung kalaban pasok ng pasok puro body shot yung tinitira sa akin, kaya nakahanap ng paraan si Coach Freddie at si Coach Marvin. Nakahanap sila ng paraan na ito gagawin namin. Kaya sumunod ako sa plano nila, papagurin namin si Seha, sugod na sugod, bigay lahat sa kanya yung mga ilang rounds kasi 12 rounds naman niya, madami naman rounds eh. Binigay muna namin sa kanya, depensa lang ako, depensa, pinawaw sa tiyan kasi puro body shot yung mga suntok niya eh. Kaya depensa lang, tiis lang ako. Nung nakita ako na parang humina yung mga suntok niya, tapos pag suntok niya ng maraming suntok, yakapin ko lang siya. Parang nawala na siya ng gana. Hindi na siya nagbabalisat sa akin. Kaya doon na ako nung matake sa kanya. Mark, siyempre, kailangan natin pag-usapan yung 10th round, yung knockout. No? Nung napasukan mo na yung depensa niya, no? Pumasok doon sa gitna ng depensa niya, yung overhand right mo. Nung pagtama nung una, alam mo na agad na nasaktan siya? Nasaktan siya nung wide na overhand ko. Doon siya nasaktan. Kaya doon ko pinapalo-up na maraming suntok. Kinokombinasyon ko, straight hook straight yata yung binitawan ko noon, tapos uberhan, tapos nag-break, tapos pag nag-break to hook agad. Ang plano ko hook, alam niya. Ang plano ko hook, alam niya. Unang hook, alam niya. Sige, fake lang tong hook ko, ito yung straight. Fake ang hook, straight, pamatay yung straight. Kaya yun yung nakabagsak. Double straight lang, dapat ang straight ko, hindi yung padaos-os, dapat yung patama talaga, tapos mayroon pang isa. Para mayroong kumbaga hindi tumama ang isa, may isa. Gano'ng ka-excited na dun sa panahon na maraming nanonood na Pilipino, syempre undercard ni Senator Manny Pacquiao, dun mo pa napakita yung isa sa mga pinakamagandang performance ng career mo, not just with the stoppage, but the way na nilabanan mo yung adversity, the way na bumangon ka mula dun sa knockdown and getting that highlight knockout. Gano'ng kakasaya na nabigyan ka ng pagkakataon para mapanood na napakaraming Pilipino? Sobrang saya ko na natupad yung pangarap ko na maka-undercard kay Senator Manny Pacquiao. Yun yung sabi ko kay Sir Sean Gibbons. Sir Sean, if Manny Pacquiao fight here in Vegas or everywhere, I need to undercard to Senator Manny Pacquiao. That's what I said to him. So, yun ko, of course, Mark, of course. Sabi niya. Kaya ito, nangyari na. Kaya sabi ko, pag umakita ko sa ring, kahit anong mangyari, lalaban ako para manalo. Pakita ko sa buong mundo na kaya ko. Mark, finally, kung yun na nga yung dulo ng career ni Senator Manny Pacquiao sa boxing, ano yung nagawa niyang inspirasyon, hindi lang para sa'yo, pero para sa lahat ng mga batang boksingero na tumanda, na napapanood siya dun sa napakarami niyang magagandang laban throughout the years, ano yung iiwan niya para sa inyo, next generation fighters from the Philippines? Legacy. Marami yang naiwang magagandang alaala sa amin, magagandang inspirasyon mga bawat laban niya. Binigay niya sa amin ng kumbaga history sa Pilipinas natin yan eh. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Marami na siyang napatunayan. Kaya
saludo ako sa kanya at saka siya yung naging inspirasyon ko sa bawat laban na harapin ko. Kasi siya yung, kumbaga siya yung hero ko eh. Siya yung hero ko yung simula bata ako. Mark, yung laban mo, yung pinanalo mo was eliminator for the WBC Featherweight Championship. So aasahan ba natin na ang susunod na laban ni Mark Magnifico Magsayo ay kontra kay Gary Russell Jr. for the WBC belt? Kung hindi po siya akit ng 130, pwede po kami maglaban kasi ako na po yung mandatory challenger niya sa WBC. So, pag hindi siya umakyat, pwede kami maglaban. Pero kung umakyat man si Gary Russell Jr., syempre, pag nabakante yung titulo, isa ka na dun sa mga lalaban sigurado. Isa na ako dun sa lalaban sa WBC. At kung yan, sino mga kalaban ko, yan. Yeah. At yan ang dapat abangan ng lahat ng Filipino boxing fans. Maraming salamat, Mark Magnifico Magsayo, for joining us yet again. Thank you, Sir Carlo. Thank you so much sa pag-interview sa akin. Malaking tulong. Thank you.